Nagkasaka sa gusto problemang kuhol ba ang hanap mo? Hanap po ba ay pangkuhol na may kakayanang pumatay mula itlog hanggang sa adult nito? Nais mo rin bang mailigtas ang iyong pananim sa pinsalang may dudulot nito? Halina at talakayin natin ang sagot sa problemang ito. Pero bago ang lahat, huwag po natin kalimutang i-like ang video nito. At kung hindi pa tayo nakapag-subscribe, ay huwag po natin kalimutang pindutin ang notification bell button upang laging maging updated tayo sa ating mga bagong upload na video patungkol sa pagsasaka. Eduardo sa Pidulas. Ano yung masasabi mo sa Niklo Group natin? Maganda. Isa, okay. Okay. Tinistingan ko talaga. Pinili ko. Nakita-kita ko na rin yung pag namatay lahat yung kuhol. Mayroong mahigit 100 uri ng kuhol. Ngunit ang 2 uri ng kuhol ang higit at madalas na umatake sa ating pananim. Ito ang Umakya canaliculata at Umakya maculata. Madalas itong nakikita sa ating sabahan. Golden apple snail at native snail ang popular sa ating mga sabahan. Ang golden apple snail ay mayroong muddy brown shell and goldish yellow na kulay, samantalang ang native snail ay karaniwan lamang itong kulay itim. Ang kuhol ay kadalasan at karaniwang na ikakalat o lumalaganap sa pamamagitan ng baha at irigasyon. Sa panahon na walang tubig ang ating mga taniman, ang kuhol ay kadalasang tumatagal sa loob ng 6 na buwan sa ilalim ng putik o lupa. At kapag dumating ang tubig ay mabilis itong lalabas at muling maglalaganap. At upang makumpirma na kuhol ang maatake sa ating taniman, ay maaari natin itong tingnan o suriin ating mga sakahan kung meron na bang kuhol na nakakalat at umaatake. Mas mainam ding tingnan at suriin kung meron bang mga putol na dahon at sanga ng ating pananim. At agad itong lapatan ang angkop na lason upang hindi na makapabinsala pa. Tuwing land preparation stage ang pinaka-critical para sa ating mga pananim. Unang 10 araw para sa lipat tanim at unang 21 araw naman sa sabog tanim. Ngunit pagkatapos at paglipa sa mga panahong ito, naganap na may resistensya at laban ng ating pananim laban sa mga mapinsalang kuhol. At sa panahon namang ito ay makatuwang naman natin sila sa pagkontrol ng mga tumutubong damo sa ating taniman. Kasaka may kagandahan at hindi kagandahan na idudulot ang mga kuhol sa ating mga pananim. Mas mainam na makipag-ugnayan sa ating kapwa magsasaka o magtanong sa mga taong may sapat na kaalaman patungkol sa pagkontrol at pagpuksa sa mga mapinsalang kuhol upang maiwasan ang pagkaubos ng ating pananim, upang maiwasan ang ating tuluyang paggalugi. Sa panahon ng paghahanda ng ating taniman, ay maaari nating pakawalan ang ating mga alagang itik, pato, bilang natural predator, panatilihing tuyo o hanggang 2 cm lamang ang tubig ng ating sapahan sa panahon ng critical stage, handpick o pagdadampot nito at pagbibenta nito bilang isang pagkain ng hayop gaya ng itik. Kasaka ito ay ilan lamang sa mga natural na paraan ng pagkontrol. Ngunit ang isa sa pinakamabisang paraan ng pagkontrol ay ang paggamit ng molluscicide gaya ng Miclomax na may kakayanang pumatay mula itlog hanggang sa lahat ng yugto ng mapinsalang kuhol. Tumatagal ang bisa ng hanggang 36 na oras sa ating mga sapahan. Kaya siguradong hindi makakaligtas ang mapinsalang kuhol gaya ng ating nakikita. Less effort ka na, sigurado ka pa. Kasaka bago pa maging huli ang lahat at tuluyan tayong mapinsala ng mapinsalang kuhol ay atin na ito buksain agad bago man tayo magsabog ng punla o maglipat ng tanim. Ika nga kasaka, prevention is better than cure. Kasaka para sa dagdag na kaalaman at impormasyon patungkol sa pagsasaka, tutok lang po tayo sa ating channel, millennialfarmer.28. Unti-unti po natin kikilalanin at tatalakayan ang mga problema sa ating mga sakahan upang mabigyan ng tamang lunas at kasagutan ang ating mga katanungan. At kung may nais po tayong malaman at linawin patungkol sa pagsasaka, ay mag-comment lamang po tayo sa ibaba at atin po itong sasagutin sa pamamagitan ng pag-reply sa ating comment. Maaari din po natin i-follow ang ating page sa Facebook, Farmers Inquiry. Kasaka hanggang sa muli po, maraming salamat at happy farming. Hangad po namin na masagana ng ani sa ating lahat.